Eto na naman, usapang 500 pesos na naman tayo, mga tol. Yan, meron palang lihim ang 500 pesos, no? Ngayon ko lang din ito napanood, mga tol. At bibigyan natin ng reaction video itong video na ito. No? Actually, hindi ko pa siya natatapos. Umpisa pa lang yung napapanood ko. At gusto ko na agad gawan ng reaction video para sabay-sabay nating mapanood kung ano to. Pero disclaimer muna, itong papanoorin natin, mga tol, ay galing sa channel ni... Balintataw PH. Tayo ay magre-reaction video lamang, no. Hindi ko sinasabing totoo at hindi ko rin naman sinasabing hindi totoo. Magre-reaction video lang tayo. Meron kayong sariling kaisipan. Do your own research, mga kapatid. Hindi ko hinihikayat na maniwala. Bahala kayo kung gusto nyo paniwalaan o hindi. Alright, so ito, mga kapatid, ang channel ni Balintataw PH. Pwede nyo bisitahin yan. Subscribe na rin kayo para sa iba pang mga kaalaman. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ang lihim ng 500 peso bill na itinago ni Cory Aquino sa atin. Yun ang title. Alam nyo ba na ang original na disenyo ng ating 500 pisong papel ay dinisenyo na may mukha ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at hindi ang mukha ni Ninoy Aquino? Subalit ang katotohanan tungkol sa mga pera ito ay nailingid sa mga mata ng mga Pilipino. Oo, hindi ko alam yan. Ngayon ko nga lang napanood ito. Naniniwala ba kayo rito, mga tol? Comment ninyo sa baba. So yung pinakita kaninang design, yun daw yung dapat magiging design ng 500 pesos natin, pero hindi na ituloy. Bakit? Panoorin natin. Sa loob ng mahigit 30 taon at marami pa ang hindi halos nakakaalam ng tungkol dito. Para patlikod, oh. Ang 500 perak papel na ito na may mukha ni Pangulong Marcos ay may tuturing na hindi pangkaraniwan sapagkat ang katotohanan ni minsan ay hindi ito lumabas at nagkaroon ng sirkulasyon sa publiko. Oo. Dahil na rin ang lahat ng mga naimprintang kopya nito ay pinasunog noong si Cory Aquino ay maupong Pangulo. Oo. Ayon sa isang salaysay ni Romeo Munangkil na siyang nagdisenyo ng mga perang papel na ito, sinabi niya na nakahanda na sana ito sa malawakan itong produksyon bago magtapos ang taong 1985. Mm-hmm. Ngunit nagkaroon nga ng tinakdang snap election, kaya pansamantalang hininto ang sirkulasyon ng mga bagong imprentang pera na ito bilang paggalang at pagtalima sa batas laban sa electioneering kaugnay sa pagpasok ng kampanya. Ngunit alam naman natin na dapat ay sa taong 1987 pa ang pagtatapos ng 6 taong termino ni Pangulong Marcos matapos siyang mahalal noong 1981 bilang Pangulo. Mm-hmm. Subalit bilang pagrespeto at tugon sa kahilingan ng oposisyon ay nagpatawag siya ng snap election, dahilan para maantala ang sirkulasyon ng mga perang ito. So dapat ilalabas na itong 500 pesos na to. Kaso dahil nga bigla siya nag-announce ng snap election, is parang napurnada. Hindi muna natuloy yung pag-imprenta. Pag-imprenta ba? O pag-production ng pera na to, no? Marcos won the snap election. Oh, siya na nanalo. Matapos ng snap election ay nanalo si Pangulong Marcos na may mahigit 80% ng kabuuang boto ng lahat ng mga Pilipino. Landslide din, mga tol, katulad yung nangyari ngayon, no? Landslide. Na may tuturing na pinakamalaking landslide victory sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Mm. Subalit inakusahan siya ng Nampril at ni Cory Aquino na gumamit ng pandaraya upang makapanghikayat sila ng mga mangmang at bulag sa katotohanan. Sounds ng mga familiar. Pilipino para magsagawa ng EDSA Revolution. Dahil din sa akusasyon nito, kaya nanumpa si Cory Aquino sa harap ng mga oligarko at banal-banalang pare. Kasabay ito. Nandoon sa ako sa narrator. Tuloy, halikan nga natin. Sa harap ng mga oligarko at banal-banalang pare. Kasabay ito ng panumpa ni Pangulong Marcos sa harap ng Chief Justice bilang tunay na nanalong Pangulo. Tinatayang 2-3 milyong Pilipino ang dumalo sa EDSA. Maliit yan. Di nga makakapagpanalo ng ano yan eh. Di nga makakapagpanalo ng presidente yung ganyang bilang ng tao eh.
ano, halos 2% lamang ng 55,895,000 nakabuo ang populasyon ng Pilipinas. Yung pa lang ang populasyon ng Pilipinas nung araw na yun, 55 million pa lang. 'Di ba? Eh ngayon sabi nasa 66 million na daw ang registered voter. So, registered voter 'yun ha, wala pa yung mga kabataan na hindi pa bumoboto. So, mas malaki na nga talaga yung populasyon ngayon eh. So, ito 2% lamang ng 55 million. So, 2 to 3 million na 'yun. Talagang hindi mo pwedeng sabihin people power agad din, eh, no? Kasi hindi 'yun talaga yung kabuuan. Nang maluklok na nga sa pwesto ang walang karanasan sa politika at byudang si Cory Aquino, ay agad niyang pinahinto ang sirkulasyon ng 500 peso Marcos Bill at ipinabago ang disenyo nito. Pinalagay niya ang mukha ng kanyang asawa na si Ninoy Aquino na hari ng mga komunista at NPA na siyang ugat ng lahat ng karahasan sa Pilipinas noon. Napanood na natin yan doon sa Martial Law Untold Story, yung tungkol doon sa bagay na yun, di ba? Kung naaalala nyo, meron pang matandang nagsasalita, di ba sabi? Ano si Ninoy? Hari ng mga NPA yan, di ba? Kung naaalala ninyo sa last video. Pinagutos din ni Cory Aquino na sirain ang lahat ng 500 peso Marcos Bill hanggang walang matira kahit isang piraso nito. Uy. Nung upo na nga si Cory Aquino, ay pinalitan din niya ang lahat ng tao sa gobyerno na inappoint ni Pangulong Marcos, pati na rin ang lahat ng mga namamahala sa Bangko Sentral, sa Supreme Court, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At pinalitan niya ito ng kanyang mga kaalyado. Mm. Inabolish din niya ang National Assembly o batas ng pambansa kung saan nalilikha at napagtitibay ang mga batas. Kaya ang nangyari ay itong si Ninoy ay ginawang bayani at inilagay ang mukha sa 500 piso at binigyan pa ng holiday. Ninoy Aquino Day. Actually, ano eh, napakarami pang pinalitan eh, di ba? Yung MIA, Manila International Airport, ginawang NAIA. Yung Rizal Stadium, ginawang Ninoy Stadium. Ninoy Aquino Stadium ba yun? Hindi ko maalala kung ano yung pangalan na yun. Basta ang daming pinalitan, di ba? Ang daming naging ang dami rin na rebulto. Pero mo, pati yung Rizal Stadium, eh, no? Rizal, natalo pa ni Ninoy si Rizal, no? Ituturing nga bang bayani si Ninoy Aquino? Ang sagot, hindi, sapagkat ang tunay na bayani ay hindi kailanman nakisa at sumuporta sa rebellion na lumaban sa pamahalaan. Mm-hmm. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, my position is very clear. If we will succeed in overthrowing the dictatorship, we should allow every voice and every idea to ventilate their views in the public market. We should legalize the Communist Party of the Philippines. We should legalize the Communist Party of the Philippines. Anep. And give them exactly the same forum to expound on their ideas. Ooh. Ang tunay na bayani ay hindi kailanman kinalaban ang kapwa Pilipino. My goodness. I spoke in New York and I told Mr. Mark, believe me, Mr. President, that if you do not lift your martial law, bombs will be bursting in Manila. Mr. Marcos called me insane. You know what he said? He should not have had his heart operation. He should have had his head operated. He did not listen to me. But I felt it was my duty, and as I said, I promised I will not speak out against the Marcos regime. But national interest now dictates that I must warn Mr. Marcos for the last time. I will walk the last mile to prevent this carnage. But if Mr. Marcos will not listen, so be it. And as you very well know, bombs exploded in the city. At ang tunay na bayani ay hindi nagpakamatay para sa ambisyon sa politika. Isa sa mga naging paraan upang malinlang at maloko ng mga dilawan ang mga Pilipino ay ang paglalagay ng mukha ni Ninoy Aquino sa ating pera. Pagpapalit ng pangalan ng airport, eskwelahan, tulay at kalsada at ang pagtatago ng totoong kwento ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga kasinungalingang nakasulat sa mga aklat, rama pa rin ang nananatiling mangmang uto-uto at bulag sa katotohanan ng mga Pilipino. Patuloy pa rin sila sa pagsamba at pagsuporta sa mga taong naging dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. Gumising na kayo sa mga kasinungalingang likha lamang ng matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Sana ay buksan niyo ang inyong isipan upang mahanap ang katotohanan at matuto sa pagkakamali ng EDSA.
revolution. Yun, no? Salamat sa... Salamat sa mga sinabi mo, kapatid. Medyo medyo mahina lang yung boses niya, no? Hindi maayos lang yung audio. Pero okay na rin, no? So, kayo, anong masasabi nyo dito sa video na to? Teka, hindi pa tatapos. Pangulong Ferdinand E. Marcos, veteranong sundalo ng World War II, na ipaglaban sa Hapon para sa kalayaan ng bayan. Alam ko nakasama pa nga siya ata sa Death March. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong. Comment niyo na lang sa baba kung kasama siya dun sa Death March sa ano, no, sa Bulacan ba 'yon? Ah, Bataan. Nakipaglaban sa Hapon para sa kalayaan ng bayan, bayani ng bansang Pilipinas. No? So dito pa lang sa pagiging war veterans niya, ni, karapat dapat na talaga siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Alam, controversial pa yun, daming ayaw pumayag eh. Yung ibang tumatakbo pa nga sa pagiging presidente nung tuwang nakaraan eh, pag nanalo daw sila, ipapahukay daw nila eh, no? So eto mga kapatid, ano masasabi nyo dito sa napanood natin? Tapos na ata, yan. Ano masasabi nyo dito sa napanood natin? Ito ba may katotohanan ng kwento? Kwento-kwento lang? Comment niyo sa baba, baka meron sa inyo mga nakakaalam, no, ng totoong mga kaganapan. Ito ba talaga ang dapat na magiging 500? Meron na ba talagang design at hindi lang talaga ipinatuloy nung naupo si Cory? Comment ninyo yan sa baba. Yan. Pero bago tayo magtapos mga tol, syempre magsha-shoutout ulit tayo at babasahin natin ang inyong mga naging komento dito sa last video natin. Dito sa last video natin na Martial Law Untold Story. Dito tayo kukuha ng inyong mga naging komento. Shoutout kay Marites Cardinal. Hoping that this vital information will be spread widely throughout the Philippines. Thank you for much, sir. Thank you so much, sir, for your concern to let the truth to come up in the open. Keep on digging up the truth and let Filipinos be educated what had really transpired during the era of the late President F.E. Marcos. God bless you, sir. Salamat, Marites Cardinal. Yan. Salamat din kay Sir E.A. sa paggawa niya ng videong pinanood natin, no, about sa Martial Law Untold Story. Sa lahat ng mga nagsasabing deleted na yung original, hindi siya deleted mga tol, binisita ko. Kasi nabasa ko yung ibang mga comment ninyo na nagsasabing deleted na yung original video. Hindi siya deleted, no. Meron lang siyang age restriction. Hindi siya pwede sa mga mas bata, no? Hindi siya pwede. May age restriction lang siya. Try nyo. Tapos i-confirm nyo lang para alam ng YouTube na hindi na kayo ganun kabata. Mapapanood nyo pa rin. Mila Fernando. I was in grade 5 when martial law was declared. All I can remember during those days how peaceful our country was aside from NPA and leftist disturbances. How behave our countrymen were. How our country prosper, how can we compare to the other Asian countries? Other countries respected us. They envied us for having a strong president, a president who cares for his people as a whole. I really remember those days. Yun. So, isa siyang naabutan niyo yung ano, martial law. Grade 5 lang daw siya noon. Ito yung mga ano, pwede mong paniwalaan talaga eh, kaysa yung kailan lang pinanganak kasing idaran ko nga, baka mas bata pa nga sa akin eh, di ba? Tapos nagsisisigaw ng never again, never again. Kala mo naman naranasan nila dati 'yon. Hindi ako masyadong believe kapag mas bata pa sa akin, nagsisisigaw ng never again, never again. Hindi naman nila inabutan. Pero mas okay pa ako pag nagsasalita mga ganito, nagsasabing grade 5 daw siya nung dineclare ang martial law, kaya naabutan niya daw talaga yon at kinukumpara niya yung buhay dati. Di mas okay pa yung mga ganyan. Change my heart, yon. So sad. I am half Filipino but now the truth has to come out. Now people has awakened. Now unity in my country need. At puro mga Inglesero to binabasa natin. Ah. At shoutout kay John Alfred Marcelo. Yan, para sa ayon Tagalog. Para sa akin, tama lang ang desisyon na ideklara ang martial law. Dito ako sa Pampanga and nagtanong na din ako sa mga matatanda dito. Sabi kasi sa panahon na yan daw,
ang kalakasan ng mga hukbo dito sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lugar dito sa gitnang Luzon. Sabi naman ng ibang matatanda, madami daw nawawala dito na kinukuha mismo sa loob ng bahay at di na nakikita, kaya ganun din siguro galit ang iba kay President Marcos. Pero sa tingin ko, mga hukbo din ang gumawa ng mga yon para mag-alsa ang mga tao. Sabi naman ng tatay ko, wala naman daw nagbago nung nagdeklara ng martial law. Normal pa din daw ang pamumuhay nila at mas maganda daw noon. Sabi, no? So sabi naman ni Julius Villanueva, shoutout din, maganda ang martial law sa aming mga sumusunod sa batas at pangit naman sa mga lawbreakers. Ngayon 86 years old na ako, ako, at totoo na masama lang sa mga lawbreakers ang martial law. Marami ang naging accomplishments ni PFEM Senior sa maliit lamang na national budget para maganap ang mga accomplishments niya na mas higit sa mga nagawa ng lahat na presidenteng namamahala before and after him. Masama ang sinasabi ng mga naiinggit sa kanyang kakayahang pondohan ng kanyang nagawa dahil may taglay siyang kayamanan bago naging politiko, at sabi ng mga inggitero na nakaw daw niya ang kanyang kayamanan at gusto nilang makishare sa hindi naman nila pinagpawisan. Galit sila kay Marcos dahil hindi nila matumbasan at malampasan ang kanyang katalinuhan o at mahusay na pamamaraan. Yan ang sabi ni Sir Julius Villanueva. Alalahanin niyo, ha, sabi niya, 86 years old na daw siya. So para dun sa mga kabataan, no, diyan kayo makipag-usap kay Sir Julius Villanueva. So shoutout din kay Artemio Jose. Exactly. Said and delivers information accurately. Sabi niya ganun. Shoutout din kay Ricky's Channel. I-share po natin ito sa FB or ibang social media account para mamulat na po yung ibang tao about sa history, lalo na yung mga sumasama sa rally. Praying for peace and unity to our country. Shoutout din kay Ederson Ramirez. Galing ng pagka-research nito. May bago na naman natutunan. Salamat idol sa pag-react. Oy, salamat din. Salamat din sa panonood. At panghuli natin, shoutout kay Nathan Scott. Worth it na i-share ng mamulat ng iba, lalo na ang mga kabataan. Yan. Maraming salamat sa inyo mga tol, sa inyong patuloy na panonood, sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel, no? Sa mga nag-e-enjoy manood ng ating reaction video at the same time, pareho tayong natututo, no, sa mga history, mystery, stories, kung ano-ano man 'yan, no. Di man totoong iba, sabihin naman nating ito ay ikathang isip lamang tulad ng mga mythical creatures o mga alien na iba, mga ano ba, mga Anunnaki. Totoo man o hindi, ang maganda eh, kapag-isip tayo, no, nagkakaroon tayo paano ko ba ipapaliwanag? O basta, nagkakaroon tayo ng maraming imagination at napapaisip tayo sa iba't ibang mga bagay. So yun, maraming salamat sa inyong lahat mga tol. At huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Yun lang. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.